Opisyal nang nagbukas ang Paris 2024 Olympics. Makasaysayan po ang opening ceremony sa Seine River dahil sa kauna-unahang pagkakataon, hindi sa stadium ng host city ginanap ang opening ceremony ng Olympics. Live mula sa Hotel de Ville, ang City Hall ng Paris, France, nagpapatrol, Diane Castillejo. Bonjour, Diane. Kumusta naman ang inabang ang opening ceremonies ng Olympic Games? Bonjour, Alvin. Nako, kahit bumuhos talaga ang ulan kagabi, matagumpay ang Paris, France sa pagtatanghal ng spectacular na opening ceremony na hindi malilimutan ng lahat. At syempre kasama ang Philippine delegation sa Parade of Athletes sa Seine River. Mahirap gumalaw sa mga kalye ng Paris araw ng opening ceremony. Sarado ang mga daan ilang kilometro mula sa Seine River. Mahaba ang lakad ng mga may tiket papunta sa mga bleachers sa paligid ng Seine. Mahigpit ang mga polis at mahaba rin ang pila para makapasok kahit may tiket at maraming security checks. Ang ibang hindi na tumuloy sa Seine River, nanood sa LED screens na sinet up sa mga park. We couldn't go near the Seine to view it properly, but at least we came here to look at it in a big screen, but it is a little disappointing. Ilang po namin ma-experience yung vibe ng Olympics. At saka masuportahan din po yung mga atletang Pinoy po. Galingan po natin paglaban po natin yung bandila ng Pilipinas para makamit ang gold. Mabuhay ang atletang Pinoy! Marami ring nanood sa mga TV ng restaurant. Tinayo ang pinakamalaking bleacher sa harap ng Eiffel Tower kung saan nagtapos ang parade sa Seine River. Sakto, alas 7:30 ng gabi nagsimula ang opening ceremony dito sa harap ng Eiffel Tower. Naghintay ang mga media sa malaking bleachers na naset up dito sa harap naman ng mga VIP at officials ng iba't ibang bansa. Siyempre, sobrang excited ang lahat ng makita mag-perform sa LED screen mula dito si Lady Gaga. Bumuhos ang ulan pero tuloy ang opening. Super ganda ang French-inspired performances sa magkabilang pampang ng Seine. Buong pagmamalaki namang iwinagayway ng Philippine delegation ang bandila ng Pilipinas habang sakay ang Centennial Boat. Suot nila ang sinag barongs na disenyo ni Francis Libiran. Nakabarong din si Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino habang nanood mula sa VIP section sa harap ng Eiffel Tower. Halos hating gabi na Paris time natapos ang opening ceremony. Nahirapan ang lahat na makauwi dahil umuulan pa rin at sarado pa ang mga daan. Pero sabi nga ng marami, once in a lifetime lang ang ganitong kakaibang pagtatanghal, kaya hindi nila pinalampas. Alvin, ang ganda talaga kasi yung cauldron itinaas sa ere sa isang hot air balloon at syempre backdrop ang napagagandang Eiffel Tower. Nandun ang mga sports greats na tumulong sa pagpasa ng Olympic torch, sina Rafa Nadal, Serena Williams ng tennis, Zidane ng football, track star Carl Lewis at ang gymnastics legend na si Nadia Comaneci. At syempre ibang level ang closing act ng the one and only Celine Dion mula sa Eiffel Tower. Well, nagsimula na ang laban ng mga Pilipinas dito. Si Joanny Del Gaco sa single sculls nagtapos ng fourth place sa kanyang heat. Sa rowing, ang top 2 lang ang pasok sa quarterfinals, so hindi siya naka-directly pasok sa quarters pero may chance pa rin siya sa paglaban niya sa repechage division bukas. Anim pa rin sa isang heat, kailangan top 2 siya para makapasok sa quarterfinals. At syempre mamaya, si Caloyulo lalaban na sa all-around qualification. Kaya, laban Pilipinas! Back to you, Alvin! Dayan, di ba hanggang August pa yung laban dyan? Yes, hanggang August pa, hanggang August 10. Actually, ang huling competition, then August 11, if I'm not mistaken, yung closing ceremony. So, matagal-tagal pa. We have 22 athletes here. Yes, yes. Maraming salamat. Merci beaucoup, Diane Castillejo.
Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.